At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Ako pala ang ini-endorse ng partido para tumakbo sa pagka-gobernador. Mabuti naman at nakita nila ang mga ginagawa ko. Epektibo ang ginagawa kong pagbubukas ng maraming proyekto. Hindi lang ang mga tao ang nakukuha ko ang tiwala, kundi maging ang mga kapwa ko kongresista. Kaya lang, parang hindi ko pa kayang gampanan ang pagiging gobernadora. Marami pa akong dapat isaalang-alang para makuha ko talaga ang tiwala ng mga tao. At bagamat ako ang ini-endorso na karamihan, ay mga mangilan-ngilan na. Papa, ano ho? Nasa ospital kayo? Bakit ho? Anong nangyari? May nabangga ako, iha. Ho? Oo. Kaya pinapunta ko na dyan sa eskwelahan mo ang driver natin. Siya na ang susundo sa'yo. Eh, kumusta naman ho yung nabangga ninyo? Namatay ho ba? Sa awa ng Diyos, eh. Hindi naman siya masyadong nasaktan. Kaunting sugat lang ang tinamo niya. Kaya... hindi pa rin bumabalik ang kanyang ulirat dahil siguro sa nervyos kaya nahimatay. Ay, naku. Mabuti naman kung ganun, Papa. Magiging laman kayo niya ng balita eh. Naku, sinabi mo ba, iha? Pero hindi bale. Nakahanda ako namang panagutan kung ano man ang magiging resulta. Eh, bakit ho kasi? Paano ninyo siya nabangga? Bigla kasi akong nag-overtake eh. Hindi ko kaagad napansin may kasalubong akong sasakyan. Mabuti na lamang at nakapagpreno ako kaagad. Pero nasagi ko pa rin ang sasakyan niya, kaya nabangga ko pa rin. O sige, mamaya na tayo mag-usap at lumabas ng kwarto yung doktora. Aalamin ko ulit kung ano ng kalagayan ng nabangga ko. Dok, kumusta na ang babaeng nabangga ko? May mild amnesia siya. Oh, mild amnesia. Anong ibig ninyong sabihin, Doktor? Tulad ng nauna kong sinabi, gasgas lamang ang natamo niyang sugat. Pero lubha itong natakot. Hindi na kayanan ng kanyang utak, kaya siya nagkaroon ng mild amnesia. Oo, pero huwag kang mag-alala. Pinakamatagal na siguro ang isang linggo. Siya nga pala. Natawag na namin sa pamilya niya ang nangyari sa kanya. Kaya anumang oras ay baka magsisidatingan na ang mga yon. Eh, paano naman ninyo nakuha ang pagkakakilalan sa kanya? Nagising na ho ba siya? Hindi pa. Batay doon sa mga ID niya na nakita namin sa kanyang wallet. Ganun po ba? Minado naman po ako, Dok, na ako ang may kasalanan. Kaya
Handa kong panagutan kung magkano ang magagastos dito sa ospital. Sabihin nyo lamang po. Ito po ang aking calling card. Tawagan nyo na lamang po ako kung magkano lahat ang magagastos dito sa ospital. Okay. Tatawagan ko na lamang po kayo para sa lahat ng kanyang bayarin. May katwiran nga naman si Inang. Kung makakapag-aral ako sa kolehiyo at makakapagtapos ako ng kursong mapipili ko, makakapaghanap ako ng trabaho na may malaki ang tatanggapin kong sahod. Nathan! Oh, Mabel. Bakit naririto ka na? Ang aga mo namang umuwi. Oo naman. Saan pa ba ako pupunta? Wala naman akong alam na puntahan kundi bahay, trabaho lang. Eh, kung ganun, naririto na pala si Ma'am Sungit. Ma'am Sungit? Sinong Ma'am Sungit ang sinasabi mo? Eh, sino pa? Di si Ma'am Sophia. Ikaw talaga. Sungit ka ng sungit sa kanya eh. Ang bait-bait kaya niya. Sinasabi mo lamang yan dahil bago ka palang dito. Pero tignan mo, pag nagtagal ka, makikita mo rin ang tunay niyang ugali. Ang ibig mong sabihin, pakitang tao lamang ang pinapakita sa akin? Oo. Kung sinasabi mong mabait siya, talagang pakitang tao lamang siya. Eh, bakit pa siya kailangang magpakitang tao? Sino ba ako para niya magpakitang tao? Personal assistant lamang niya ako para magpakitang tao. Nagustuhan ka niya siguro. Eh, sa tingin niya siguro, eh, mapagkakatiwalaan ka. Kaya ayaw kanyang mawala. Kaya? Oo. Ano siya nga pala? Bakit nga ba ang aga kanyang pinauwi? At bakit hindi mo siya kasama ngayon? Eh, nakipag-meeting kasi. Sinundo nga siya ng driver at isa niyang kapartido. At kaya niya ako pinauwi ng maaga para daw matawagan ko yung driving school. Driving school? Oo. Bakit daw? Ewan ko ba? Basta tawagan ko raw para tatawagan niya si ma'am. Driving school? Hindi kaya yan yung sinasabi sa akin na patuturuan niya akong magmaneho. Ay, Nathan! Nathan! Oh, Inang, bakit po? Halika, puntahan natin si Ma'am Sophia. Oh? Bakit ho? Nabanggang kutsing minamaneho niya! Ano? Kumusta na po kayo? Sino kayo? Ho? Sino ka? At nasaan ako? Inang, bakit ho hindi kayo kilala? Hindi ko rin alam eh. Oh, kumusta na ang pasyente ko, maganda? Oh, kayo ba ang kamag-anak nitong pasyente? Hindi po. Kaya lang, nasa malayo po ang kanyang kamag-anak. Ako po ang nakatanggap ng tawag ninyo. Sino ho ba sila kung mamarapatin niyong malaman na makilala ko kayo? Yaya po ako ni Ma'am Sophia. Dok, ano pong nangyari kay Ma'am Sophia? Nabangga ang kotseng winamaneho niya. Pero wala kayong dapat ipag-alala. Dahil hindi naman siya gaanong nasaktan. Halos galos lamang ang natabo niyang sugat. Ganun po ba, Dok? Salamat naman kung ganun. Kaya lang, Dok, napapansin ko lang. Bakit ganun po? Bakit po hindi ako kilala ni Ma'am Sophia? Nakatitig lamang siya sa akin. Nagkaroon kasi siya ng mild amnesia.
Ang ibig sabihin, wala siyang maalala pansamantala. Ho? Oo. Kaya kailangang ipaalam ninyo sa mga kamag-anak ni Miss Sophia ang nangyaring ito sa kanya. Sa kanya mga anak o magulang o mga kapatid. Eh, wala na pong mamagulang si Ma'am Sophia. Nag-iisa na po ito sa buhay. Eh, ang anak kaya? Kwan kasi. Kailangan kasing may mag-alaga sa kanya dahil nila sa kanyang kalagayan ngayon. Eh, ako po ang mag-aalaga sa kanya. Yaya po niya ako mula pagkabata. Ah, ganun ba? Kung ganun, kayo na muna ang magbantay sa kanya habang hindi pa bumabalik ang kanyang memorya. Dalian mo, walang kasama si Ma'am Sophia. Ano kaya kung ikaw na lang mag-isang pumasok sa kwarto niya? Ano? Kaya nga kita isinama para may kasama akong haharap sa kanya eh. Yan naman kasi kung mag-isa ka lang. Hindi ba't sinasabi mong mabait siya? Oo nga, pero iba pa rin kung may kasama akong papasok sa kwarto niya. Dalian mo na kasi, baka gising na siya. Ikaw na lang kasi. Bakit ba ayaw mo? Eh, baka kasi mas lalo siyang manghihina kung makikita niya ako. At bakit naman siya manghihina, Aber? Eh, kasi baka mahahayablad na naman siya pag nakita ako. Hindi naman siguro. Tsaka hindi ba? Sabi ninyo ni Aling Shuning eh, nawawala ang kanyang memorya? Oo. Sigurado kung gano'n na hindi kanya kilala. Sabagay, sa ganitong kalagayan niya, siguradong magbabago ang ugali niya. At bakit? Karamihan kasi sa mga nasa loob ng ospital eh. Bumabait. Lalo na kay Ma'am Sungit na kabuntik ng mawala sa mundo. Huy, mukhang ganyan. Oh, nandito na pala tayo. Halika na, pumasok na tayo. Kumusta? Ang unang linggo mo sa kolehiyo, anak. Marami ka na bang naging kaibigan? Sa ngayon ay wala pa. Maniban lamang sa mga kaklase ko nung high school. Well, mabuti naman ang tiisa na mga eskwela na pinag-aralan ninyo gayong kolehiyo. Isa nga. Kaso wala naman akong kaklase isa man sa kanila. Ba'y ganun ba? Magkaiba kayo siguro ng kursong kinukuha, no? Yun nga po. Ayan, magkakaroon ka rin ng mga kaibigan. Pag medyo nagtagal-tagal na. Ang sabihin niyo, Papa, unang araw pa lamang ng klase ko ay may umaway na sa akin kagad. Ano? May bakit naman? Paano naman kasi? Masyadong atribido. Atribidong anong ibig mong sabihin? Lalaki ba? O ano? Oo, lalaki po. Teka nga muna. Siya ba ang nang-away sa'yo o ikaw ang umaway sa kanya? Kilala kita, iha. Masyado kang suplada. Kahit pa suplada ako eh. Sana naging gentleman siya. Guwapo ba siya? Yun na nga ho eh. Porke guwapo siya, kala mo kung sino na. Di lang naman siya ang guwapo ah. Dami-dami pa kayang guwapo sa school, hindi lang siya. Anak bata ka pa. Pag-aaral muna ang atupagin mo. Huwag muna yung guwapo-guwapo na yung sinasabi mo na yan. Oh, siya nga pala. Ang driver ulit natin ang susundo sa'yo mamaya sa school, ha?
Kaya ang kotse muna ang gagamitin ninyo. Ho? Na naman? Naku, baka magasgas ang kotse ko kung ang driver ang gagamit. Ayoko nga. Mabuti naman at naririto ka na, Mabel. Kumusta sa opisina ni Ma'am Sofia? Pinagbigay alam mo na bang sa sekretary niya ang nangyari sa kanya? Opo. Mabuti naman para alam ng kanyang sekretary ang sasabihin sa mga bisitang darating. Siya nga pala, si Nathan, nasaan na? Dumating na ba siya galing sa school? Opo, nakita ko siya kanina. Magdidilig na yata ng mga halaman eh, kasi hawak niya yung hose. Tawagin mo nga siya. Bakit po? Ikaw na muna ang sumama sa kanya para bantayan si Ma'am. Si Nathan ang magbabantay kang Ma'am Sofia? Oh, bakit ka naman nagulat? May nakakagulat ba sa sinabi ko? Sa tono kasi ng pananilita ninyo eh, parang gusto ni Nathan ang magbabantay kay Ma'am. Ano naman ang masama kung si Nathan ang magbabantay kay Ma'am Sofia? Wala naman ho. Kaya lang eh, alam naman ninyo na allergy si Nathan kay Ma'am Sofia. Kesyo, allergic man o hindi, basta samahan mo siya. Sige na, tawagin mo na si Nathan. Nathan, kayo na munang dalawang magbantay kay Ma'am Sofia at may gagawin pa ako. Ano ho? Dalawa kami ni Mabel na magbabantay kay Ma'am Sugi. Ano ka ba? Yang bunganga mo. Mistrugit ka ng mistrugit. Sige na, magbihis na kayong dalawa. Si Mabel na kasi ang utusan ninyong magbantay sa kanya. Ano ako lang? Ikaw nga lang itong sasamahan ko dun eh. Ano? Sasamahan mo lang ang magbabantay kay Miss Sungit? Iyan ang sabi ni inang mo eh. Ang sabi ko, kayong dalawa ang pupunta sa ospital para magbantay kay Ma'am Sofia. Sige na, magbihis na kayong dalawa at nang makaalis na kayo. Good morning po, ma'am. Mabuti naman at gising kayo. Ito po, bumili kami ni Nathan ng mga prutas. Ma'am, kumusta na po kayo? Sino ho ba kayo? Nasaan ako? Hindi ba rin pala bumabalik ang memorya ni Miss Sungit? Uy, ano ka ba? Baka marinig ka niya. Ma'am, kumusta na kayo? Sino kayo? Ma'am, ako po si Mabel at kasama ko po si Nathan. Nathan? Opo. Hoy, kumustahin mo naman si Ma'am. Kumusta po kayo, Ma'am? Anong pangalan mo? Nathan po. Nathan? Ang ganda namang pangalan. Saan ka nakatira, Nathan? Ang sabi ko, napakaganda ng pangalan. Saan ka ba nakatira? Mm-hmm.
nagbago na ba ang pakikitungo ni Sophia kay Nathan? Mga kaibigan, huwag ninyong kalimutang subaybayan ang pagpapatuloy na nating dulang pinamagatang batas sa aking kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Emma Dalupe at sa direksyon June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.